morning, guys. Ito yung explanation sa bias ballots law. Gawin natin actual sa base sa weather forecast natin ngayon. So bias ballots law states that if an observer in the northern hemisphere faces the wind, the center of low pressure is towards his right hand, somewhat behind him. Sa southern hemisphere naman, kabaliktaran. Kung sa southern hemisphere ka, the center of low pressure is towards your left hand, somewhat behind you. So, nakikita nyo guys, ito yung hangin natin. Yan. Galing sa north. Ito yung barko namin. Ito yung heading namin. So, northerly man yung hangin, galing sa north. Kasi pag wind, from yan lagi. Yan. Kung i-face mo yan siya, ang center daw ng low pressure nasa left hand mo. So, ito yung left mo kasi naka-face ka doon. Andito yung left hand mo. Somewhat behind. Oh, yan. Somewhat behind nyo. So, kita nyo guys. Yan yung center ng low pressure. So, tama yung bias ballots law. Kasi yan guys, yung red isobars. Yan. It symbolizes low pressure area. So, tingnan naman natin guys yung sa labas na nangyayari. Yan guys. So, ang direksyon namin, pa-west kami. Yan. So, ang hangin, nasa starboard namin. So, meaning, galing sa north yung hangin. So, pupunta tayo sa starboard side. Dito ako ngayon sa starboard side. Harapin natin yung hangin guys. Yan, north yan dyan. Haharapin ko yung hangin. So, sabi ng vice ballot, pag nasa southern hemisphere, nasa left hand mo yung center ng low pressure, somewhat behind. So, ang left hand ko dito. Yan, yan yung left hand ko, yan. Somewhat behind. So, yan. Yan. So, yan yung center ng low pressure. Nakita nyo kanina sa simulation sa real time na weather forecast. So, same sila sa actual. So, guys, yun lang. Sana may natutulang kayo kahit something. At least nakita nyo yung actual. Hindi lang libro, hindi lang theory. Sana ay makatulong. Thank you, guys.